Speaker Romualdez, kung mapapanood mo ba yan, kakausapin mo yung mga tao yan, iimbitahin mo yung mga tao na yan. Mm-hmm. E samantalang, ang bibigat ng demanda niyan, mm-hmm. bakit hindi po ba kayo naniniwala sa kapulisan natin? Hindi kayo naniniwala sa mga tribal leaders? Sa mga tribal leaders? Mm-hmm. Sinong paniniwalaan nyo yan? Panood ko si Franz Castro. Para siyang, ano, ang itsura niya, no? Para siyang tindera ng kangkong na nalugi, no? Mm-hmm. Speaker Romualdez, sana'y mapanood din yan. Mm-mm. Walang karangalan at kahiya-hiya yung mga tao na yan. Mm. Nakita mo ba itsura niya mga yan? Yan ang magbabagsak ng gobyerno natin. Wala namang layuning magaling yung mga yan. Mm. Yang sila Franz Castro. Walang gagawing magaling yan. No. Mm. At ngayon, nagnyengyengyaw sila dyan sa House of Representative. And no less than, the Speaker of the House, Congressman Romualdez, is listening to them. Mm. At binibigyan pa sila na mga pribileyo. Yes. Masyadong ano yan, masyadong garapal yan, ano ha? Garapalan na po mga kaibigan, ayon po kay Caramon, no? Garapalan na po. Masyado na pong garapalan. Mm-hmm. Talagang, ito po, no? Itong si Franz, sabi po ni Caramon, parang tindera ng kangkong. Eh, talagang kangkong, kasi pupulutin kayo sa kangkungan. So mga kaibigan, no, marami pong isiniwalat, no? Marami pong expose itong si Caramon, guys. Matindi po. Meron siyang pahiwatig, no? At meron kino-call out niya itong si House Speaker na matigas ang ulo. Ayaw makinig. Mm-hmm. At of course, mga kaibigan, itong tatlong itlog ay kailangan na talaga, guys, no? Kailangan na talagang maalis sila diyan sa pwesto. Kailangan na po, no? As soon as possible, kailangan na po tanggalin sa pwesto kasi sila na po talaga ng papagulo sa bayan, guys, no? Hindi lang sa ano, no? Hindi lang sa Kongreso, ginugulo nila ang buong administrasyon at ang bayan natin. Yan po pag-uusapan natin mga kaibigan at meron po tayong magandang balita dahil meron na naman tayong ito po si VP Sara mga kaibigan, nagpapakita na naman siya ng kanyang kagalingan sa Department of Education. Kaya good job. Mamaya po, panoorin po natin yan. At si Kong Abante. Nako, eto na naman. Part 2. Ito yung part 2, mga kaibigan. Si Kong Abante, guys, talagang tuluyan na. Tuluyan na po nilamon, mga kaibigan. Wala na. Nilamon na talaga ng sistema, mga kaibigan. No? Wala na. May natuklasan po sila si Ms. Sasrogando Sasot, no? Mamaya po, alamin din natin yung story na yan. Dahil po, guys, di ba pinakita ko sa inyo kanina yung kay Kong Abante? So, dito natin malalaman, guys, at dito po natin ma-justify na talagang nagkaisa na po ang kamera. Dahil ito pong si Attorney Harry Roque, mga kaibigan, nagulat din, no? Itong breaking news na to, ito lang, ho? Katatapos na ng breaking news. Nagulat po si Attorney Harry Roque, mga kaibigan, kay Kong Abante, no? Minamadali po nila, guys, para makapasok na po ang ICC. Ganun po sila kadesperado, guys. Sobrang desperado na. Kahit wala pong basihan, minamadali po nila ang ICC dahil po takot na sila, nanginginig ang kanilang mga tuhod dahil alam nila, guys, tatakbo po si Tatay Digong. Kasi nag-declare si Tatay Digong, eh. At tatakbo din, of course, pag tumakbo yung dalawa, yung mag-ama, wala na. Diba? Talo na silang lahat. At si Aimee Marcos, nagsalita na rin mga kaibigan, alamin po natin yung mamaya, no? Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan, huwag yung kalimutan mag-comment, like, at pakihit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, oh, live na naman tayo mga kaibigan. Sobra, ang daming issue ngayon. Ang daming issue sa Pilipinas. Walang katapusan. Ibang klase mga kaibigan. No? Talagang grabe, guys. Ako, hindi ako makapaniwala eh, sa nakita ko kanina mga kaibigan. At sa narinig ko, no? Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ano nang nangyari kay Congressman Abante? Bakit siya nagkaganyan? Eh, ang alam ko mga kaibigan, ano dito si Kong Abante po? Alam ko, guys, ano to eh? Corruption buster din to eh, no? Ayaw sa mga corrupt, no? Talagang nakikipaglaban yan. Talagang lahat po ng ano, guys, na pagdating po sa hearing, guys, itong si Kong Abante, talagang pinapanood yan, no? Ako, pinapanood ko talaga yan kasi galing eh. Ang galing talaga niya mag-ano.
Pero this time, mga kaibigan, anong nangyari? Bakit bigla pong nagkaroon ng ano dito, guys? Parang bumabalimbing na ba or bumaliktad na ba? Ano bang right term dito? Ito po, papakita ko lang sa inyo, guys, ha? Ito po yung natuklasan kanina po nila ni Sas, no? Sa page po ito ni Miss Sas Rogando Sasot, mga kaibigan, pakita ko lang sa inyo para meron po tayong source at makita nyo rin lahat. Ayan po, no? Ito ang pinaka-importante dyan, mga kaibigan. Ito po, galing po ito sa DZBB Super Radio. Ayan, no? Basahin lang natin, mga kaibigan, ha? Ito po yung sinabi po ni Representative Abante. Bago po natin umpisahan to, guys, no? Magdi-disclaimer lang tayo, guys, ha? Wala po, no? Wala po tayong, ano, ha? Wala po tayong masamang tinapay, no? Wala po tayong masamang tinapay kay Kong Abante. Bibigyan lang nating reaction or aalamin lang natin, guys, bakit siya nagkaganito. Kasi yung alam talaga natin, ano to eh, nakikipaglaban talaga to eh. So, ayoko rin mag-speculate, ha, pero marami na pong nagsasabi, mukhang bayad po, ha, mukhang bayad, ha, sabi ko, mukha, allegedly, no, or di umano'y bayad ang kanyang prinsipyo. Ewan ko lang, ha, alamin po natin ito mamaya po, okay? So, basahin lang natin, mga kaibigan. Mamaya natin mag-shout out, no? Mamaya natin kumusta kayong lahat, no? Mamaya po na, kumustahin lang natin. Magki-quick shout out po tayo mamaya kasi unahin lang natin itong mga issue kasi napakadaming issue ngayon, no? Umpisahan na kagad natin, mga kaibigan, okay? Mamaya po, babasahin ko yung mga comments nyo at mga tanong nyo. Promise, okay? Ito po, umpisahan na kagad natin. Sabi po dito sa DZBB Super Radio, okay? Ito yung parang interview, eh. Ang sabi po ni Representative Abante, mga kaibigan, kaugnay, babala na maaring maapekto sa ekonomiya ng bansa ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. I share the President's disappointment over the split decision of the court where it says that it has a jurisdiction over us despite our withdrawal from Rome Statute. Oh, sabi niya, ha? Parang dismayado siya, mga kaibigan, or ang gusto niyang sabihin, parang dismayado daw ang Pangulo dahil sa pagkalas natin sa ICC. So sabi dito, Abante, no? Representative Abante, ang ating justice system hindi perpekto but it works. The rich and the powerful has been prosecuted in jail and ang ating justice system ay functioning. Oh, sabi po, ha? Sabi po niya, sabi po ni Abante, mayroon tayong independent judiciary. Nakikita natin na may mga injustice, pero lahat naman ng bansa ay mayroon yan. Ibig sabihin, guys, gusto niyang sabihin na meron naman daw tayong hustisya dito sa Pilipinas. No? Okay naman yung hustisya natin. Okay, so ito po yung isa pa niyang sinabi. Alamin po natin, guys. Pakita ko lang sa inyo. Oh, yan o. Oh. Ang sabi po dito ni Kong Abante, mga kaibigan, ito po, galing po ng DZBB to, guys, ha. Parang nirecall lang nila, guys, doon, nirecall nila. Ang sabi po dito ni Representative Abante, hindi natin kailangan ang ICC to meddle or meddling, no, to meddle in alleged crimes na nangyayari sa ating borders. Kung may mga innocent victims sa war on drugs, just prosecute the offenders. Okay, sabi niya yan, ha. Tapos ang sabi pa niya dito, mga kaibigan, Abante, we should not sacrifice sovereignty for justice. So ibig sabihin, mga kaibigan, yung mga panahon na yon ay talagang ayaw na ayaw po ni Congressman Abante papasukin po ang ICC dito sa Pilipinas. Yan ang sinabi niya, mga kaibigan. Pero may natuklasan po sila kanina, mga kaibigan, no? Ito sila si Sas. Bakit bigla pong nagbago, mga kaibigan? Ayan na po. Ayan, basahin po natin, guys. Oh, by cooperating with the International Criminal Court, the Philippines would demonstrate that no one is above the law and that we are accountable to our actions, says Representative Benny Abante Jr., emphasizing that this is recently filed resolution is about the country's principles and protecting the human rights in individuals being investigated. Bigla pong nagbago, mga kaibigan. Bakit biglang nagbago? Tapos sasabihin mo, protecting daw para daw hindi daw, protecting daw the human rights of individuals. Talaga lang, ha?
Ang alam ko, ginawa nyo yung resolution na yan para po makapasok ang ICC sa Pilipinas. Yun talagang alam ko dyan, guys. Pasensya na po tayo, no? Pero kung ako po ang mag-interpret sa batas na yan, yung resolution 1477, talagang ano yan, guys? Against yan sa mga Duterte para makapasok ang ICC at iimbestigahan. Hindi lang po si Pangulong Digong, guys. Kasama pong iimbestigahan si VP Sara. O, alam nyo nang ibig sabihin nun. Diba? So, nakakakulat talaga, guys. Bakit nagkaganito? Bakit bigla? Anong nangyari? Kasi, kung tutuusin mga kaibigan, kung talagang itong pong si Congressman Abante, guys, mga sinasabi niya dati na ayaw niya ng ICC, bakit ngayon minamadali niya? Yan po ang tanong dyan, guys. Bakit parang tarantang-taranta sila? Paranoid sila? Na para bang ang dating, guys, kailangan na makapasok ng ICC sa Pilipinas sa mas lalong madaling panahon. Para ang nangyari, guys, meron na po na paranoid sa camera part 2. Kasi ang palagi na paparanoid dyan, mga kaibigan, itong si Tambaluslos. Ngayon, may bago ng Tambaluslos. Ito si Congressman. Bagong na paranoid. Desperadong-desperado. So, sino pong hindi mag-iisip ng masama? Diba? Siyempre, hindi mo maiwasan sa mga tao, guys, na mag-iisip ng masama kung bakit mo kailangan papasukin ang ICC dito. Akala ko ba, sabi mo dati, okay lang. Dahil meron naman tayong judicial system. Our judicial system is functioning very well, sabi mo. Ibig sabihin, meron po tayong hustisya at wala naman tayong problema sa batas. Pero ngayon, bakit bigla mong binago? Bigla mong binawi. Anong nangyari? Ito po ang sabi po ni Ms. Sas, mga kaibigan. Ito po ang sabi ng isang ano, guys. Ito po, galing po ito sa page, no? Galing po ito sa page ni Ms. Sas Rogando Sasso. Tingnan po natin, guys, ha? Basahin natin. Sabay-sabay nating basahin. Para makita rin yung guys, no? Ito po, ha? Pakita ko lang sa inyo, guys, para sigurado tayo. Lakihan natin para makita ng lahat. Ayan, oh. Ang sabi po dito, mga kaibigan, ni Joy DeVavre Everyday, ang sabi po niya dito, lakihan lang natin para mabasa ng lahat. Ayan, oh, ayan, ha. Itago ko muna yung sarili ko. Magtatago muna ako, ha. Basahin muna natin to, guys. Ang sabi dito, mga kaibigan, galing po ito sa page ni Ms. Sas Rogando Sasot. Oh, ang sabi dito, Representative Benny Abante, anong reason sa pagbaliktad? ? Okay? Nababasa nyo, guys. Okay, pakicheck ko kung nababasa po ng lahat para sigurado po tayo. Okay ba, guys? Nababasa po ng lahat? Okay ba? Pakipress 1 po, baka hindi nyo nabasa eh. Ayos ba tayo? Tuloy na natin, guys. Okay ba? Ayos ba? Pakipress 1 po kung nababasa ba ng lahat. Yun na sa screen po. Mga kaibigan, andyan pa ba kayo? Okay, sige. Okay, ang sinabi dito, mga kaibigan, yung interview mo, okay, ito ha, basahin ko sa inyo ha, yung interview mo sa DZBB noong July 23, 2023, sabi mo, hindi na natin kailangan ng ICC to meddle in the alleged crimes na nangyayari sa ating borders. Kung may innocent victim sa war on drugs, just prosecute the offenders. Yan po ang sabi mo, Mr. Kong Abante, noong July 23, 2023. O, galing po ito sa page ni Sas, ha? Ngayon, November 2022, ngayon lang, ha? Itong araw lang ito, mga kaibigan, ha? Ito na po ang sinabi ni Kong Abante. Okay, ang sabi po niya, mga kaibigan, iba na tono mo. O, ang sabi po ni Joy, no? Itong sa page ni Sas, no? Ang sabi, iba na tono mo. Gusto mo na ng ICC. By cooperating with the International Criminal Court, the Philippines would demonstrate that no one is above the law and we are accountable for our actions, sabi mo. You have to explain the turnaround. Ang lansa eh. Ang lansa daw. Sabi dito, ang lansa eh. Amoy walang prinsipyo. Amoy walang prinsipyo, mga kaibigan, ang sabi. Ibig sabihin, ito lang, ano ko lang to, ha? Ito lang, ha? Sa palagay ko lang, mga kaibigan, ha? Ang tanong dito, magkano? Magkano kaya?
Kasi bigla eh. Bakit bigla pong bumaliktad, mga kaibigan? Sige nga, kayo mag-interpret. Ano masasabi nyo na itong si Kong Abante bigla na lang nag-turn around? Eh alam naman natin yung ano niya. Alam natin yung karakter ni Kong Abante, mga kaibigan, kung paano po ito nakikipaglaban. Pero bakit bigla niyang tatalikuran ang mga Duterte dahil lang dito? Or baka siguro dahil sa liquidation? Kasi ang nakalagay dito, guys, may nag-comment dito, mga kaibigan. Ang sabi dito, galing po ito sa page ni SAS, baka natakot na ma-audit ang MOOE na niya at bumalimbing na siya. So, pwede pong mangyari, mga kaibigan, no? Pwede pong mangyari na kaya siguro nagkaganyan sila, guys, dahil po, sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, wala po silang resibo. Wala po silang liquidation, guys. Kaya wala po silang choice kundi kailangan nilang bumaliktad at kailangan nilang pumanig kay Speaker Martin Romualdez. Kung hindi, lahat po sila mamimiligro, mga kaibigan. Ngayon, guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Papakita ko na sa inyo, guys. Ipapanood ko na sa inyo. Ito po yun, no? Nagulat po si Attorney Harry Roque. Anong nangyari? Nagulat ang lahat, no? Nabigla, mga kaibigan, sa ginawa po ni Congressman Abante. Pasensya na po, no? Pasingtabi na po, Congressman Abante. Grabe po talaga ang ginawa nyo. Hindi namin akalain na talagang pipilitin nyo or pinipilit nyo, minamadali nyo na pamapasukin po ang ICC, mga kaibigan, sa Pilipinas. Ito na po, guys. I-play po natin, mga kaibigan. Para po makompleto po natin yung context natin. Ito yung sinasabi natin na may basbas. Ito po, guys. Klarong-klarong may basbas to, mga kaibigan, no? Klarong-klaro. Kahit kayo, no? Kahit kayo mag-interpret dito, guys. Klarong-klarong may basbas. Ito po, i-play po natin, guys. Magkano? Magkano kaya? Ito po, i-play na po natin. Balita ko pa, dahil ako naman po, galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, a-approvean na raw yan sa plenary. Oh, narinig niyo yun? Sa susunod na linggo, a-approvehan na daw sa plenaryo etong Resolution 1477. Anong nangyari? Oh, galing po yan kay Attorney Harry Roque. Nabigla din sila, guys, nagulat din sila. Bakit sa susunod na linggo, a-approvehan na? Bakit ganun kabilis? Minamadali nyo ba? May lakad ba kayo, ha? May lakad kayo? Nagmamadali kayo? So, eto na, guys, ang sinasabi natin, mga kaibigan. Nag-umpisa na po ang gera. Eto na po yung sinasabi natin. Wala na, eh. Hindi na po makontrol, guys, eh. Talagang justification dito, guys. Nagsama-sama na po ang kamera para matuloy ang Resolution 1477 para po matuluyan na itong si Pangulong Duterte at kanyang si VP Sara Duterte, mga kaibigan. Kasi, unang-una, nabigo sila sa confidential funds, nabigo sila sa impeachment. Ito naman ngayon, ICC. Yes, guilty talaga sila. Pasensya na po sa mga taga-kamara, ha? Pasensya na po. Talagang tingin talaga namin, no? Ay, si Susan Aviles, oh, second emotion yan. Kamara po, guilty talaga, mga kaibigan. Either you like it or not, yun po ang tingin namin sa inyo. Guilty kayong lahat. Dapat kayong kastiguhin. Dapat kayong tanggalin dahil guilty kayo. Hindi kayo marunong lumaban ng patas. Hindi kayo marunong lumaban ng parehas. Chinalenge lang naman kayo, ha. Chinalenge lang kayo na maglabas kayo ng liquidation. Mahirap ba yun? Chinalenge lang kayo ng resibo? Yun lang. Bakit minabadilay nyo ang ICC? Akala ko ba ayaw nyo? Ito po, ha, ituloy lang po natin itong kay Attorney Harry Roque, mga kaibigan, no, para makompleto po natin yung balita natin. Ang balita ko pa, dahil ako naman po galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, a-approvean na raw yan sa plenaryo. Ewan ko nga eh, bakit biglang minadali? May natanggap umanong impormasyon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque
naaaprubahan ng Kamara ang resolusyon na inihain ni Representative Bienvenido Abante para makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Layon umano nitong usigin ang mag-amang Duterte at mawala sa politika. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang bibisara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay bibisara. Naniniwala din si Roque na abogado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may basbas ni House Speaker Martin Romualdez ang mga anti-Duterte campaign. Walaan niyang anumang kontrobersiya sa Kamara na walang pahintulot nito. Wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker sa House, lalong-lalo na kapag budget season. Nagtaka na rin si Roque bakit tila nagbago na ang tono ng pananalita ni Justice Secretary Crispin Rimulya at sinabing gusto nilang pag-aralan ang House Resolution. Ito ngayon ang maging basehan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Rimulya na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidenteng hindi na makikipagtulungan. Sa pahayag ni Rimulya, kailangan ng masusing pag-aaral ang isyo dahil hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Samantala, isang panibagong resolusyon ang inihain sa Kamara ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman upang hikayatin ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa isa sa gawang investigasyon ng ICC hinggil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, panawagan ni Roque sa mga dati niyang kasamahan sa Kamara na ang dapat nilang pakinggan ay ang Pangulo. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makipagtulungan ang Pilipinas matapos itong kumalas noong 2019. Dante Amento, UNTV. News and Rescue. Ayan na yung sinasabi natin. Ito na, umpisa na po. Ayan na po. Ito na yung sinasabi nila talagang declare na, no? Gera na po, guys. Ito na yon. Wala na eh. Hindi na po na-control. Hindi. Siguradong may basbas po ni House Speaker. Kahit po anong sabihin nyo, kahit sabihin nyo pa sa amin, mga fake news kayo, mga marites kayo, wala po kaming pakialam. Dahil ang sabi po ni Attorney Harry Roque, ang speaker po, ang House Speaker po, parang Diyos yan. Lahat ng ginagawa o lahat ng nangyayari sa Kamara ay meron po yan. May basbas po yan ni Speaker. Imposible pong wala. Hindi nyo kami pwedeng lukuhin, no? Hindi nyo kami pwedeng paikutin. Alam na po namin yan dahil marami po nagsasabi niyan. Ang House Speaker, leader yan. Imposible may gumagalaw dyan na walang basbas na galing po sa Tambaluslos. Meron yan. Ngayon, ang nangyayari po ng mga kaibigan, minamadali na po nila dahil po guys, gusto na po nilang mawala, ha? Tuluyan ng mawala ang mga Duterte. Kasi nga, nag-declare po ito si Tatay Digong, yung the last time po nagkaroon ng gikan sa masa para sa masa, na nagbabanta siya guys, na hindi, pag hindi kayo nag-shut up, no? Hindi kayo huminto sa inyong mga walang kwentang mga paratang, tatakbo po ako kahit matanda na ako. Yan po ang sabi ni Pangulong Duterte. Either senator or vice president itong si Tatay Digong. Eh alam naman natin pag vice president. Kahit sabihin natin guys na hindi siya pwedeng maging pangulo kasi nga bawal ang re-election eh, di ba? Isang beses ka lang maging pangulo. Pero kung manalo po si VP Inday guys na as president at siya ang vice president, pwede pong maging presidente muli ang ating mahal na Tatay Digong. Yan po ang story dyan, guys. Kaya sa tingin ko, nagkaroon po ng paranoid ngayon sa Kamara. Kinakabahan na po sila ngayon sa mga pangyayari. Yes, kailangan na siguro talaga, guys. Kailangan na po talaga siguro tayong umaksyon. Kasi nga, pag ito nagpapatuloy po mga kaibigan, pinupush na nila eh. Gusto talaga nila tayong subukan. Sinusubukan po nila ang mga Duterte, guys. Sa tingin ko lang, ha? Kasi bakit mo ipupush ang isang resolusyon na alam naman natin, guys, na wala pong kapangyarihan. Ito, ha? Correct me if I'm wrong. Wala pong kapangyarihan ang Kamara mag-approve ng resolution. Tandaan nyo yan. Kung wala pong
pirma yan ng Pangulo. Correct me if I'm wrong, ha? Pero yun talagang alam ko dyan, mga kaibigan. So, pagpirmado yan, pagpinirmahan niya ni Pangulong Marcos, yun na po talaga, guys. Confirm na po na kailangan na talaga, ha? Kailangan na talagang patalsikin lahat niya sa Kongreso. Eh, wala eh. Pati resibo, wala. Liquidation, wala. Wala lahat. Wala man ang isa. Wala man ang isa sa kanila na nag-step forward para magpaliwanag patungkol pa sa liquidation. Nagkaisa pa sila. Grabe na mga pangyayari ngayon. Hindi na ako. Ibang klase na, guys. Talagang mag-ingat-ingat po tayo, mga kaibigan, sa mga nangyayari ngayon. Kasi talagang pinagtutulungan na po nila ang mga Duterte, mga kaibigan. Imagine nyo, ha? Si Tatay Digong po, wala po sa posisyon. Pangalawa, si BP po, si Inday Sara po, Vice President lang siya. Hindi po siya ang Pangulo, Diyos mio. Hindi po siya dapat ang topic ng mga tao ngayon kasi Vice President lang siya. Bakit hindi natin pinag-uusapan ang Pangulo sa mga kapalpakan niya? Ang pinag-uusapan ng mga tao ngayon, guys, ang nagiging people, ano, talk of the town ngayon is si BP Sara at saka si Duterte, Jesus Mario Joseph. Bakit sila ang topic natin ngayon? Eh, hindi naman sila, I mean, ang Vice President, mataas din yan, pero dapat ang Pangulo ang pag-uusapan natin sa kanyang mga kapalpakan. So, nililihis na po ang mga tao, guys. Nililihis na tayo para hindi po matuloy ang liquidation. Ito po, ha, may papakita ako sa inyo, guys. Isa pa din itong pasaway, no? Ito po. Pakita ko lang sa inyo, mga kaibigan. Ayan. Ayan po. Senator Marcos, nagsalita na, mga kaibigan. Denies cracks in alliance with Duterte. Maraming nakikigulo. Ito po ang sabi ni Senator Aimee Marcos. Okay. Dagdag din to, mga kaibigan. Dagdag sa pampagulo. Ang sabi po ni Senator Aimee Marcos, mga kaibigan, marami daw nakikigulo. Miss Senator Aimee Marcos, pasensya na po kayo, ha. Pasintabi na po, ha. Wala po kaming masamang tinapay sa iyo, Senator Aimee Marcos, no? Alam namin na meron ka rin plano, eh. May plano ka rin tumakbo, eh. So, unang-una, mga kaibigan, ang sinasabi po ni Senator Aimee Marcos, marami din nakikigulo. Sino kaya ang nakikigulo? At sino ang nag-umpisa ng gulo? Senator Aimee Marcos, hindi po kami nag-umpisa ng gulo. Unang-una, hindi po inumpisahan ni BP Sara o ni Duterte ang gulo. Nanggagaling po ang gulo sa pinsan nyo. Yun ang dapat mong pagsabihan, Senator Aimee Marcos. Puntahan mo yung pinsan mo, kausapin mo, bakit mo ginugulo ang mga Duterte? Ganon. Hindi, wag po kayo magsabi na maraming nakikigulo. Sino kayo nakikigulo? Mga vlogger? Ha? Mga vlogger nakikigulo? Eh, trabaho ng vlogger? Eh, talagang nakikigulo. Vlogger kami. Anong gagawin namin? Ano, hayaan lang naming lapastanganin ang mga Duterte? Kaya kami lumabas, kaya kami nagsalita dahil inumpisahan ng pinsan nyo. Kaya kami nagsasalita, eh. Nagsasalita kami para kay Duterte tsaka kay BP Sara kasi itong mga tao na to ang pag-asa natin, guys, sa bansa na to. Naniniwala kami, no? In behalf sa aking mga dito sa Foodinet, naniniwala po kami sa mga Duterte, mga kaibigan, na sila lang po ang pag-asa ng bayan na to. Sa amin lang yan, ha? Hindi po kami nangihikayat. Sa amin lang yan. Yan lang po naramdaman namin, mga kaibigan. Kaya hindi ko maintindihan bakit sinasabi ni Senator Aimee Marcos, marami ang nakikigulo. Sino nakikigulo, Senator Aimee Marcos? Ha? Sabi niya dito, guys, mahirap naman ang mahirap dyan, marami nakikigulo. Sino kaya nakikigulo? Ha? Diba, bakit mo sinasabi niyan, Senator Aimee Marcos? Bakit ayaw mo tanungin yung kapatid mo na binubudol po tayo, guys? Binubudol po ang Pilipinas. Ha? Tanungin mo yung kapatid mo. Tanungin mo si Tambaluslos. 'Di ba? Mag-meeting kayo, kayong magpinsan, kayong magkapatid, mag-meeting kayo. Ano ba talagang nangyari sa Pilipinas? Ikaw, sabihin mo sa kapatid mo, ikaw,
Bakit ayaw mo magsalita? Ayaw mo magpahayag? Di ba? Ganun lang kasimple, guys. Huwag po nating sisihin ang taong bayan na nagkakaroon po ng people's clamor. Ibig sabihin, parang nagkakaisa na po ang mga tao dahil nga sa mga nangyayari. Hindi po kasalanan ng taong bayan na marami pong nakikisawsaw, nakikigulo, dahil ang nag-umpisa lahat niyan ay si Tambaluslos. Yun lang masasabi ko dyan. Puntahan niyo si Tambaluslos. Sabi nito, ang akin lang, yung mga nagpapakana nito, sabi po natin, Senator Amy Marcos, ha, basahin po natin, ha. Ang sabi po niya dito, guys, ang akin na lang, yung mga nagpapakana nito na halos kada linggo, kada linggo daw, ha. Kada linggo, sino kayo sinasabi niya? Vlogger siguro. May pasabog, sana maawa naman sila sa Pilipinas, she said. Ang dami-daming problema, dagdagan pa ng mga pampagulo ng politika or pa ng gulong politika. Okay, ulitin ko, ha. Ito po yung sinabi niya, guys, ha. Maawa naman sila sa Pilipinas. Maawa daw sa Pilipinas yung mga nanggugulo. Bakit ayaw mo kausapin yung sarili mo? O kaya abot ay mo kausapin si ano mo, si kapatid mo. O kausapin mo si ano, kausapin mo si pinsan. Di ba? Tanungin niyo yung mga sarili niyo, maawa kayo sa Pilipinas. Di ba? Bakit kami? Di ba? Bakit ba lang ang dating dito, ang vlogger pa ngayon may kasalanan? Di ba? Ang vlogger pa ngayon may kasalanan kasi ang gusto... Kasi pag binasa mo, guys, yung sinabi niya, marami mga nagpapakana nito na halos kada linggo. Sino ba yung taga halos kada linggo daw? Sino yun? Di ba mga vlogger? Kasi ang mga vlogger maingay, linggo-linggo. Eh, lalo na Foodinet, araw-araw . Baka si Foodinet yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, ha? Oy, sa mga hindi pa nagtuslok, magtuslok-tuslok naman kayo dyan. Ang kuripot nyo naman. Maraming salamat. Huwag kayong mag-alala, guys. No? Libre po ang tuslok. Libre po mag-subscribe. At libre din mag-share ng videos. Yung mga bagong dating, pakituslok lang po. Baka nakalimutan nyo lang, ha? Maraming salamat. Ayan. So, ano po masasabi nyo dito kay Senator Amy Marcos, mga kaibigan, na sinasabi niya ang marami daw nakikigulo? Amy Marcos, talk to your hands. Kausapin mo yung kamay mo, Senator Amy Marcos. Nakakaasar . Sisihin ba naman tayo? Di ba? Maraming nakikigulo. Ano yun? Bakit ayaw niyong tingnan yung mga sarili niyo? Jesus Maria Joseph. Maawa kayo sa mga ano? Dapat kayo ang maawa sa Pilipinas dahil sa ginawa ng kapatid mo at saka sa Tambaluslos. Yan lang po ang masasabi ko dyan, mga kaibigan, no? So, ayan. Hello, Susan. Ayan, Susan Aviles. Hello. Ayo. Hello, Ayo. Elizabeth Pagsikan. Ayan. Si John Jarabello. Belta Galban. Andito din. Si Norma Fermin. Rolando Telegrapo. Mega love shoutout sa iyo dyan. Ayan, si Leti Lopez, oh. Norma Fermin. Salome Baksal. Andito din, mga kaibigan. Si Clara Ibarra, bakit hindi pagsabihan ni Amy Marcos ang sarili niya? Kaya nga . Dapat kausapin niya ang sarili niya. Bakit yung mga tao aanuhin? Siyempre, kaya po nakikigulo yung mga tao kasi nga magulo kayo. Magulo yung administration niyo. Kung hindi sana magulo ang administration niyo, ang mga tao andito lang. Just waiting for the ano, di ba? For the grand event. Katulad po sa pangyayari po kay Pangulo Duterte noong panahon niya. Nakikigulo ba ang mga tao? Hindi. Ang mga tao po, palagi pong nakaabang kay Pangulong Duterte sa mga sinasabi niya. Dapat ganun. Wala . Wala kami narinig . Wala nagsasabi. Wala nag... Why nagbadlong-badlong ba? Masa siya ng Tagalog ng badlong? Dilibito badlongon permi? Tagalog sa badlong, nakalimutan ang Tagalog sa badlong. anong Tagalog ng badlongon? Gibadlong ba? Gibadlong. yung si Abante parang laging lasheng. si Abante, alam ko, pastor yan . Di ba? Pastor ba, mga kaibigan? Si Abante? Di ba?
Di ba pastor ba si, si Kong Abante? Alam ko pastor yan eh. Nakita ko kasi nung isang araw parang nagpipreach-preach siya. Ah, oo, si, si Maharlika siguro. Bakit sisisihin niya si Maharlika? Eh, syempre eh, ang trabaho po ng vlogger mga kaibigan, parang ano yan eh. Alam mo guys, papasalamat mga kayo, dapat magpapasalamat pa, dapat magpapasalamat siya na may mga vlogger. Di ba? Ayun, sinasaway pala, sinisita, ayun, nakakalimutan ko na. Naghalo-halo na kasi, Bisaya, Tagalog, English. Oo, pasaway yun, nagpapasaway. No, badlungon ba, badlungon? Gibadlong ba, gibadlong? Sinita. Sa Cebu ko, ano? Shine Balingit. Ayan. Sa Cebu ko, day? Manolito Piñera, Katusdok, good evening sa lahat. Ayan. Eva Basero, pasaway po. Oo, pasaway, no? Dami pasaway. Senator Amy Marcos, magsalamin ka nga at sabihin mo sa sarili mo yan. Lito Manapon. Di ba? Bakit maninisi ng ibang tao? Kayo nga ng budol, eh. Ayan, huwag suwayin. Okay, mga kaibigan, mag-good news muna tayo, guys. No, gusto niyo ba ng good news, ha? Gusto niyo ng good news? Good news muna tayo? Puro na lang bad news, eh. Nakakabingi na. Ah, Cebu sa Gary K. Cortezano? Oo, Cebu ka, no? Oo, Cebu. Si Jam Maligno. Hi, Jam Maligno. Ka naawatan bati kunak Jim Apro. Ayan, Nilbert Padilles, Chrissy Brooks. Ayan. Good evening, Foodinet. Nakaabot din. Uy, marami salamat, Holito Gemina. Ayan. Uy, magtuslok naman kayo, guys. Dagdagan nyo naman. Ano naman yan, eh. Para sa channel lang po. Nakikisuyo, eh. No? God bless us all, Ma'am Ayo. Ayan. Ito po, mga kaibigan. Mag-good news muna tayo, guys, ha. Bago po natin puntahan yung pinaka-main topic natin. Okay? Bago po natin puntahan po si Karamon. Ito na po ang ating good news. Ready na kayo sa good news, mga kaibigan? Ah, Mindanao ka? Oo, good news at ayan na ang good news. Ito na po ang sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Vice President Sara Duterte, pasok. Good job, Vice President Sara Duterte. Ito na po, play na natin, mga kaibigan. Tayong lahat, we want our learners to achieve their dreams. Tayong lahat ay mga magulang, mga kapatid, mga lolo at lola, mga tito at tita. Gusto natin maabot nila ang kanilang pangarap. At ang pagbabasa ang simula at susi sa lahat nito. With the post-pandemic challenges confronting basic education, reading is integral to learning recovery. Sa dami-dami ng sinasabi natin, saan ba tayo magsisimula sa pag-ayos ng kalidad ng edukasyon? Balik tayo doon sa reading. Kailangan talaga unang-una matuto magbasa ang mga bata. We, in the Department of Education, started the National Reading Program. Dahil noong nakita namin na meron tayong mga kanya-kanya na mga programa, proyekto sa pagbabasa, pero walang isang programa sa loob ng Department of Education na nagsasabi na dapat gawin ninyo ito para sa reading program ng mga bata. Kaya kinausap ko ang curriculum and teaching strand ng Department of Education at sinabi ko sa kanila, hindi kasi pwede na naghahabol tayo, may learning losses tayo, may gusto tayong learning recovery, lalabas yung PISA results, yung assessment, international assessments, and we don't expect it na maganda ang resulta sa darating na Disyembre. Sabi ko, hindi kasi pwede na kung ano yung ginagawa natin ngayon,
yun pa rin yung gagawin natin paulit-ulit. Kasi nakita na natin, di ba, nakailang results na tayo ng PISA. Dalawa na. Ginawa na natin yun. Eh, hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. That is why I ask the curriculum and teaching strand. We need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That yes. is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ang mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa catch-up Fridays. At hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch-up sa health, sa values, and sa peace education, yung buong Friday will be the catch-up Fridays para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa. Mga batang matatag, marunong magbasa, at makabansa. Kaya kailangan natin ng isang araw kung saan kailangan natin humabol doon sa kung saan natin gusto dalhin ang mga bata. Dahil hindi pwedeng paulit-ulit na lang tayo sa ating ginagawa, pero wala naman tayong nakikita na pagbabago, wala tayong nakikita na improvement sa ating mga learners. So starting January 12, 2024, every Friday will be catch-up Fridays, particularly for reading. All learners, subukan lang natin, tingnan natin kung meron tayong makikita na pagbabago after we do it during the term of President Marcos. 6 years natin gawin. Habulin natin kung ano yung mga kailangan nating habulin na kailangan matutunan ng mga bata. All learners from kinder to grade 12 shall use the time to read books, articles, and other reading materials based on their interests. Not only that, we should ask them, as I said, to write books, to write essays, to do a book review, to do a book analysis. Lahat ng mga age-appropriate na mga activities sa reading ay ipagawa natin sa kanila. Alam nyo, noong nagsimula kami ni USEC Gonong, because the curriculum and teaching strand is the heart of the Department of Education, sinabi ko talaga sa kanya, "Ma'am, alam mo, napakalaki ng pagkakaiba ng private education at yung mga mag-aaral na sa loob ng public schools." Kasi as an example, ang anak ko nasa private school. Ang anak ko is 10 years old, so he is grade 5. Grade 5 siya ngayon. At isang beses, lumapit siya sa akin. Doon ko, hindi ko naman na-experience ito nung ako ay nag-aaral eh, nung 10 years old ako. Doon ko nalaman na pwede pala sumulat ng libro ang 10 years old. Dahil yun ang pinapagawa sa kanila, sa kanilang paaralan. So, lumapit siya sa akin. Pinakita niya sa akin, may title page siya at 10 years old. May table of contents siya. Merong body ang kanyang libro at merong ending ang kanyang libro. Hindi siya libro tulad nung ini-expect ninyo na daming sulat. Hindi. Pero nandoon, nagsisimula na, tinuturo na sa kanila magbasa, magsulat ng libro, magsulat ng composition, magsulat ng essay. At yun ang gusto natin makita, hindi lang sa mga anak natin na nasa private schools. Gusto din natin makita yon
sa mga learners natin, sa mga anak natin na nasa public schools. Dahil sa 27, approximately 28 million learners natin, ilan ang nasa public schools? 25? 24. Approximately 25 million nasa public schools. Kaya kailangan kung ano yung kalidad ng private education, ganun din yung passion natin as parents, as teachers, as educators in the public education system na ma-inspire, maturuan, at mapanigurado na meron tayong mga matatag, matalino, at marunong magbasa na mga learners. Together, we will recover. So let us unite in our efforts to nurture a love for reading among the children in our lives. Let us inspire them to open the books of their imagination, to embark on adventures through the pages of books, and to believe in the power of their own dreams. By doing so, we are not only transforming their lives, but also building a society that embraces knowledge, empathy, and a brighter future for all. Maraming salamat sa inyo at sa araw ng pagbabasa. Sana ito ay maging, may this be a catalyst for transformation of our children's lives and the foundation of a stronger and more resilient Philippines. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Shukran. Palakpakan po mga kaibigan. Palakpakan po natin si Vice President Sara Duterte. Ang galing po, Vice. Ang galing po mga kaibigan. Her Excellency, no? Ang galing, galing talaga. Grabe. Eh, ito ba yung sinisiraan nila? Ah, diba? Hindi ko maintindihan bakit nila sinisiraan. Hindi ko maintindihan bakit ba galit na galit sila kay VP Sara. Hindi ko maintindihan bakit galit na galit sila sa mga Duterte. Diba? Anong meron? Eh, ito nga, oh, ito, oh, si VP Sara nagtatrabaho po. Tinan nyo, oh, ginagawa niya sa DepEd. Talagang innovation, no? Gusto niya matuto ang mga bata na magbasa. Despite na marami pong batiko sa kanya mga kaibigan, andyan yung CIF, andyan yung impeachment, andyan yung ICC, nagtatrabaho pa po si Vice President Sara Duterte. Wala po siyang pakialam, guys. Basta gagawin, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Hindi ko maintindihan sa mga pulpol, sa mga makikitid ang mga utak, bakit nyo sinisiraan si VP Sara? Ano ba talagang gusto nyo sa isang vice president? Dapat nga magpasalamat pa tayo kay VP Sara. Ang dami niyang ginawa. Ang dami niyang ambag sa bayan na to. Mas marami pang ambag niya sa Pangulo. Sa totoo lang. Ito, real talk po guys, real talk. Ang dami niyang ambag sa bayan na to. Mas marami pa sa Pangulo. Diba? Ano bang gusto nyo sa isang VP Sara? Ha, nakaabang lang? Yun, gusto nyo lang ganun? Nakaabang lang siya? Wala siyang ginagawa? Ibahin nyo si VP Sara, guys. Ibahin nyo ang mga Duterte. Leadership. Iba po. Iba ang pinapakita nila, guys, pagdating sa leadership. Iba ang pinapakita ng mga Duterte pagdating po sa trabaho. Naglilingkod sa bayan para sa masa, para sa mga tao, no? Tao. Hindi po yung travel ka ng travel, kausap mo mga oligarko, kausap mo ang mga mayayaman. Hindi po ganun ang mga Duterte, guys. Ang mga Duterte po, nakakabit po sa kanila ang taong bayan. Masa. Yan ang tatak Duterte. Brand, no? Yan po ang Duterte brand of politics. Yan po si VP Sara. Maraming salamat po. Palakpakan natin muli. Ito na po ang ating pinaka-main topic. Nako, ito na ang pinaka-abangan natin. Ito na po si Karamon. Nako, Tambaloslo, sumanda ka. Ito na po. Tambaloslo at si Franz, sumanda kayo. Ito na po. Ikaw.
itong mga tatlong itlog, oh, humanda kayo. Ito na po si Karamon, nagsalita na, pati si Ka-Eric. Elena Calapis, hello. Ayan, si Norma Fermin. Andito. Sila Donald Sauro. Ayan, si Adrian Perez. Si Mang Tonyo Vlog. Hello, Mang Tonyo Vlog. Ayan, mega love siya sa iyo dyan. Rolly Aguirre. Ayan po, mga kaibigan. Mamaya po, babasahin po natin yung mga ano niya, ha? Babasahin po yung mga comments at saka mga tanong nyo. Sa bandang dulo po, kaya kailangan nyo mag-comment at kailangan nyo magtanong para tuloy-tuloy po yung discussion natin. Okay? Ito na po, i-play na po natin, guys. Party champagne sa Palacio almost every weekend. Kaya nga, no, grabe, no, almost every weekend, guys, may party sa Malacanang. Grabe. Speaker Romualdez, kung mapapanood mo ba yan, kakausapin mo yung mga tao yan, iimbitahin mo yung mga tao na yan. Mm-hmm. E samantalang, ang bibigat ng demanda niyan, mm-hmm, bakit hindi po ba kayo naniniwala sa kapulisan natin? Hindi kayo naniniwala sa mga tribal leaders? Sa mga tribal leaders? Mm-hmm. Sinong paniniwalaan nyo yan? Panood ko si Franz Castro. Para siyang, ano, ang itsura niya, no? Para siyang tindera ng kangkong na nalugi, no? Mm-hmm. Speaker Romualdez, sana'y mapanood din yan. Mm-mm. Walang karangalan at kahiya-hiya yung mga tao na yan. Mm. Nakita mo ba itsura niyo mga yan? Yan ang magbabagsak ng gobyerno natin. Wala namang layuning magaling yung mga yan. Mm. Yang sila Franz Castro. Walang gagawing magaling yan. No. Mm. At ngayon, nagngingyaw-ngaw sila. Diyan sa House of Representatives. And no less than, the Speaker of the House, Congressman Romualdez, is listening to them. Mm. At binibigyan pa sila na mga pribileyo. Yes. Masyadong ano yan, masyadong garapal yan, ano ha? Yo, masyadong garapal. Oh, masyado kayong garapal. Well, initially, dyan sa Young Inquirer, wala na namang nagbabasa niyan, kung tutusin. Kaya yan ay nakikipag-compete yan dun sa mga, yung pagbabasa online, ano. Mm. So, hindi ko rin masyadong maintindihan sapagkat akala na itong Inquirer siguro kapag nagwagi ang CPP-NPA dito ay magpapatuloy pa yung dyaryo nila. Ngayon, kanina na pinanunod ko yung ano, yung video na ipinalabas niyo bago ako umupo dito. Napanood ko si Franz Castro. Para siyang ano, ang itsura niya, no? Para siyang tindera ng kangkong na nalugi, no? Mm. Walang kakibo-kibo habang pinagagalitan talaga sila ng isang tribal leader, no? Yan po, kung napanood din niyo yan, maliwanag na maliwanag. Yan ang kaso nila. Kidnapping. Mm-hmm. At, ay nako, Speaker Romualdez, sana'y mapanood din niyo yan. Mm-hmm. Walang karangalan at kahiya-hiya yung mga tao na yan. Mm-hmm. Nakita mo ba itsura niyo mga yan? Yan ang magbabagsak ng gobyerno natin. Wala namang layuning magaling yung mga yan. Mm-hmm. Yang sila Franz Castro. Walang gagawing magaling yan. Mm-hmm. Ang kanilang ginagawa ay pinag-aaway-away nila at medyo nagtatagumpay sila. Pinag-aaway-away nila. Ganyan yan eh. Very basic yan sa kanila. No? Whatever the government supports, we oppose. Mm-hmm. No? At yung ginagawa nila ngayon, binebenta na naman nila yan. No? At yung pakikipag-alyansa nila sa mga congressman, alam naman nila na wala rin respeto sa kanila yan. Mm. Tactical alliance ang tawag yan. Tama. At binabayaran lang sila, tumatanggap sila ng pera para meron silang ibili ng bala, ibili ng baril, ano? Mm-hmm. At ganyan ang ginagawa nila. No? Pero kanina, ayan, kung mapapanood ninyo, tingnan ninyo si Franz Castro. Yung angas niya. Imagine ano, dyan lamang sa maliit na pulong na yan, ang kausap niya yung tribal leader. Sinisita sila, pinagagalitan sila kung bakit kumukuha sila ng mga kabataan sa tribo. Mm. Hindi sila makakibo sapagkat totoo. No. Mm. At ngayon, nagnyengyaw-ngaw sila. Dyan sa House of Representatives and no less than the Speaker of the House, no, Congressman Romualdez, is listening to them. Mm-hmm. At binibigyan pa sila ng mga pribileyo. Yes. Masyadong ano yan, masyadong garapal yan, ano ha? Mm-hmm. Ikaw, Speaker Romualdez, kung mapapanood mo ba yan, kakausapin mo yung mga tao yan, iimbitahin mo yung mga tao na yan. Mm-hmm. E samantalang, ang bibigat ng demanda niyan, mm-hmm, bakit hindi po ba kayo naniniwala sa kapulisan natin? Hindi kayo naniniwala sa mga tribal leaders? Mm-hmm. Sinong paniniwalaan nyo yan? Which brings us to your question, Kapiter, patungkol dyan. Gaano kahalaga
na ang boses ng mamamayan, ang tinig ng mamamayan patungkol sa panawagan ng iba't ibang organisasyon, advocate groups, peace advocates at mga alumni o mga kabahagi ng CPP, NPA, NDF nagtipon-tipon at tumutulong ngayon sa gobyerno para ipakita at ipaalam hindi lamang sa mamamayan kundi sa pamahalaan at pamunuan ang kahalagahan na tutukan na ang pagtatapos sa CPP, NPA, NDF from that perspective of the video and from what you are asserting na parang binibigyan pa sila ng panibagong buhay sa taktika ng alyansa sa politika, ano ang panawagan ng grupong tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan, na ilulunsad nyo bukas with 35 organizations nationwide joining your call? Paki-explain, please. Mahalaga po yan, Ka-Eric. Mahalaga po yan. Para malaman ng sambayanan, no? At uulitin ko, ni Speaker Romualdez, na kami ang dapat ninyong kausapin at pansinin sa harap yung tatlong kumag na yan nasa kongreso. Sa halip yung tatlo na yan ng mga terorista na ginugulo pati kaisipan ninyo, no? Napakahalaga po na nagsasama-sama itong mga dating nanggugulo. Kami, sasabihin ko ng derechahan, kami ang mga dating nanggugulo sa lipunan. Mga dati kaming komunista, no? Kami ang mga dating nagpudyok sa sambayanan para ibagsak ang gobyerno, para labanan ang gobyerno. Pero kami ngayon ay humaharap sa inyo. At parati kong sinasabi, I am 74 years old. No? At yung nalalabi kong buhay ay iuukol ko para tuluyang bumagsak ang terorismo sa Pilipinas na sinimulan po namin nung aming kabataan. At ako'y nagagalak. Nakasama ko ngayon yung second and third generation ng mga kadre ng mga dating kasapi ng CPP-NPA na mga kasama namin bukas at ang layunin po namin ay upang ipakita sa sambayanan na ito pong mga dating gumulo sa kaisipan ninyo, gumulo sa lipunan, gumulo sa peace and order, pati ang kabuhayan natin ay naudlot. Kaya hindi maunlad ang ating bayan ay sapagkat ang mga perang dapat ay napupunta sa kabuhayan sa mga infrastruktura. Kaya kinakailangan bumili ng bala ang gobyerno. Kinakailangan mag-upgrade ng armas ang gobyerno. Ang Department of National Defense, ang PNP, para huwag maagaw ang bansa, ang political power ng mga komunista. Subalit, matatapos na po yung mga yan. Napakaganda ng NTF-ELCA. Ang ginawa ng NTF-ELCA ay ginawa niya sa loob ng lamang ng apat na taon. Because after 2 years pa lamang ng pagkakaapo ni Mayor Rodi Duterte nung siya'y maging presidente na na-organize ito at nang magtrabaho ito. Tama. Sapagkat nakita ng NTF-ELCAC, napakaganda nitong programa na to. No? Simpleng-simple lang. Nagkaroon ng kalye doon sa mga lugar na dati mga NPA lamang nakakapunta. No? Nagkaroon ng mga eskwelahan. Nagkaroon ng mga patubig, no? Correct. Na yung mga simpleng inumin ng mga tao ay nilalakad nila, bumababa sila, no? At naghahanap sila ng malinis na spring na batis para mainom nila. Ngayon, meron na silang mga kwan, meron na silang mga inumin sa likuran nila, meron ng mga poso, malinis, mainom nila. Kaya galit na galit ngayon ang CPP-NPA sapagkat umuunlad na ang kanayunan. Yung mga serbisyo ng gobyerno na hindi na i-deliver dati, na tinitira nila. Correct. Kasi ang CPP-NPA, kami hindi, noong araw, hindi namin gusto na umunlad ang kabuhayan sa kanayunan. Exactly. Hindi namin gusto sapagkat mawawala yung dahilan. Ng revolusyon. Mawawala yung dahilan ng revolusyon. Correct. Yan ang programa ng tinatawag na. Tagagawa talaga kayo ng problema, no? Yes, ma'am. Yung program for a People's Democratic Revolution, no? Correct. Na lahat ng bagay ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Yun, ang narrative. Kaya nga yung programa ng CPP-NPA para sa mga magsasaka ay Agrarian Revolution. Agrarian Revolution. Ano ibig sabihin nito? Gawin natin ang kapangyarihan mula sa mga nagaharing uri, no? At ipamimigay natin ang mga lupain. Napakadali pong lokohin ng mga ibang kababayan natin dyan. Naniniwala sila, ganun kasimple. Pero may naipamigay na ba sila? Tama. After 54 years, matagal silang namunini. No? Matagal silang naghari dyan sa mga kasulok-sulok ng Pilipinas na halos hindi nararating.
ng mga opisyal ng tulong ng ating gobyerno, meron ba silang naipamigay na lupa kahit malamang 1 square meter? Wala. Mm-hmm. Sapagkat lahat po yun ay kwento at programa. Mm-hmm. Matatapos na po to. Huwag kayong makinig dyan sa tatlong itlog na yan sa Kongreso. Yang nagpapakilalang Makabayan Block na sa katotohanan ay Kamatayan Block. Nananawagan ako kay kagalang-galang na Speaker Romualdez. Mm-hmm. Ayaw po naming makialam sa politika ninyo, pero sayang po. Tulungan ninyo. Tumulong ko kayo. Nasa sa inyo ang pera dyan sa Kongreso. Malakasin natin ang LCAC. Correct. Ibalik ninyo yung budget. Mm-hmm. Ano ba naman yung 20 million? Per barangay. Na dating ginapos ng CPP-NPA. Susumaryo si Panginoong kong Hesukristo naman. Maliit yun. Beloved Speaker. Yung pera na may control kayo, dalhin ninyo sa kanayunan. Kapitan, may Miss Ina, Brother Franco, si former National Security Advisor, Secretary John Espiro, nanonood sa atin. Mm-hmm. At hindi siya mapakali sa naging editorial ng Inquirer. At even si former Defense Secretary na naging kasama mo dati sa Kabataang Makabayan at naging candidate member ng Communist Party na si Orly Mercado, mm-hmm, ay nagsasabi na i-evaluate daw dapat ang Entepel ka kung successful o hindi. Sabi ni Secretary Espiro, problema sa mga taong ito ay kulang ang datos. Akala nila alam nila ang lahat. Hindi niya alam na ang first implementation of Barangay Development Program was very successful. Yeah. 95% completion. And ang second wave is 87% completion. Mm-hmm. In spite of the limitations of the law na napakahirap ipatupad sa mga liblib na lugar. Ang tanong dito sa reaksyon ni Secretary Esperon, naniniwala ka ba na dapat baguhin ang NTFL-CAC o walang saysay ang NTFL-CAC? Eh, sabi ni Secretary Esperon, ito ang game changer, yeah, sa mga lugar na dating ginapos at winasak ng CPP-NPNDF. Consistent ang mga LGs na nakapanayon at even ang mga former members ng CPP-NPNDF na ang NTFL-CAC ang naging susi sa malawakang pagsuko ng mga dating miyembro ng CPP-NPNDF. Exactly, at ng mga mas support na nawala, yeah, at mas base na na-convert in favor of the government. Your reaction as a former cadre? Oh, kaya nga sinasabi ko, ulitin ko, ang NTFL-CAC ay dapat palakasin sa halip na pahinain. Yung Inquirer, wala naman nagbabasa niyan. Ang nagbabasa niyan ay sila-sila lang. Hmm. Sino yung sila-sila lang? Kahit anong survey, sipin mo mga survey, pinakamataas na nakukuha nito mga nanggugulo sa gobyerno ay 9%. Less than 10%. 9%. Ang ibig sabihin, ang inire-represent yung Inquirer, yung mga nagbabasa niyan ay 9%. Bakit kayo maniniwala dyan? Yeah. Gusto kong i-focus talaga ito sa House of Congress. Mm-hmm. Speaker Romualdez, maliwala po kayo sa amin. Kausapin nyo kami. Mm-hmm. Uulitin ko, ano po, mawalang galang na po. Huwag kayong mabastusan sa akin. Kung kayo po ay nag-aambisyon na maging presidente, mm-hmm, tutulong kami sa inyo. Palakasin nyo ang NTFL-CAC. Yun. Maniwala po kayo. At labanan ng totoo ang CPP-NPA-NDF. Sumusumpa po ako rito. Mangunguna ako sa kampanya para manalo kayo bilang presidente. Pero ibagsak po natin ang CPP-NPA. Yan, ibagsak. Yan ang pinakamaganda. Ibagsak po. Yung tatlong itlog. Oy, ngayon na, ibagsak nyo na ngayon na. Now na. Patay si Tambaluslos, isama nyo na. Ibagsak lahat yan. Pampagulo lang yan. Meron akong tanong ngayon na, Caramon, kasi isa sa mga sinasabi ng mga kritiko, no, kung bakit hindi na ganun kapalakasin o hindi na prioridad ngayon ang laban sa CPP at PNDF, dahil wala na nga doon silang lakas. Marami na kasing dineklara ang insurgency free, etc. So yun yung armed component no, na sinasabi. Pero ano yung masasabi mo ganun? Kasi parang sinasabi na, hindi na kailangan yan kasi nga, panalo na ang gobyerno, eh, di ba? Lagi natin sinasabi. Mm-hmm. Ano yung take mo dito na dapat na maging kumpiyansa ang ating pamahalaan? Yun, magandang tanong. Tanggalin ang tatlong itlog sa susunod na election, oo. Tandaan nyo yung mga mukha, guys, ha? Para sa susunod na election, wala, huwag nyo na iboto yung mga yan. Kami dito naman sa Putinet Channel, 100% dito. Maraming salamat, Susan, ha? Ang gulo ng bayan natin! Speaker, nananawagan na sa'yo, makinig ka sa kanila bilang nakakatanda sa'yo at experience. Yes, ayo, tama yan. Ito naman kasi si Tambaluslos, ayaw makinig. Napakatigas ng ulo. May sariling mundo. Gusto niya siya yung pangulo, no? Parang feeling niya, guys, siya ang pangulo.
Tambaloslos, oy! Dapat nga, umalis ka na dyan sa pwesto mo. I beg your pardon? Hindi po totoo yan. With due respect to the Armed Forces of the Philippines, to the Department of National Defense, to the PNP, sa bumubuo sa security sector, with due respect, napakaganda po, napakaunlad, at napaka masigla na ngayon ng laban ng Armed Forces of the Philippines laban sa CPP NPA sa Kanayunan. Subalit, ako'y nalulungkot kumisan, no? Sabagat ako'y umiikot din, ano? Ako'y galing dyan sa may area ng Davao Oriental kailan lang, at 2 weeks after naman galing kami dyan, napanood ko sa TV na sa pangunguna ng butihing gobernador, ano, napakagandang lalaki at batang-batang gobernador, kasama yung mga generals, ano, dinideklara nila na insurgency free, na terrorist free ang Davao Oriental. Well and good. Yes. Subalit, kumbaga sa apoy, no? Isang napakagandang description niya na napanood ko, kung ako nakakamali, ay narinig ko yan kay Secretary Panelo nung nanonood ako ng programa niya. Sabi niya, yan ay ko na yan eh. Maaring yung diniscribe niya, ang ganda, no? Parang yung sigaba, umaapoy, no? Tapos, ang nagawa na ay napatay na yung apoy. Subalit, meron pang baga. Babago ka, tama. Pag hinipan mo ng konti yan, sisiklab yan, no? Tama. At ang konkretong manifestation, tatandaan ninyo, ay yung concrete manifestation na malakas pa yan, ay yung presence niyang tatlong terorista mismo sa loob ng Kongreso. Correct. Isa yan. Ipatawag ninyo ako, ha? Diyan sa Kongres, sitahin ninyo ako. At hindi pa, ako'y pinapunta niyo sa Kongres para magsalita tungkol sa mga sinasabi ko, hindi niyo ako kayang hawatin. Kahit itreten ninyo na ikukulong ako, sapagkat 7 taon akong nakulong. Sanay po ako dyan. No? Hindi pa po patay yung baga. Ha? Mainit na mainit pa yan. At hindi nyo pwedeng hipuin yan. Ibig sabihin, nandyan pa yung banta ng pagsiklab ulit. Itong baga na tinutukoy mo, sino-sino ba? O nasaan ba itong mga to? Anong tinutukoy natin? Anong aspeto ng communist terrorist insurgency yan? Na natabantayan natin. Well, yan po. Unang-una ay naka-focus sila ngayon. Dahil nga sa pagbagsak ng armado nila, no? Hindi pa totally bagsak, pero napakalaki nang nawala, no? More or less mga 85% to 90% na. Sa aking pagkakaunawa, sa aking napapanood mismo na deklarasyon mismo dito sa SMNI, ano? At ng mga na-interview na mga generals, ano? Pero ang sinasabi natin na malakas pa, unang-una dito sa tinatawag na white area, no? White area, inaalagaan nila yan. Sapagkat karamihan doon sa mga commander, yung mga namumuno sa armadong pakikibakan nila, doon sa mga tinatawag nilang guerrilla fronts na nabugbog na, umaatras sila sa ibang lugar, pero karamihan sa kanila ay dito nagtatago sa syudad. Tumatakas. Tumatakas at inaalagaan nila, ayaw nilang magkaroon dito ng bakbakan, pero nandyan sila at sila'y nakatanim. Naririnig ko nga dito, yung mismong Malacañang, yung mismong kung sino'y nagsasalita para sa presidente, yung kanilang opisina ay pasok, infiltrated ng CPP, at kumpirmado. At yung intelligence sector mismo, ang nagsasabi, no, yung intelligence community ng buong Pilipinas, ng buong armed forces, ang nagsasabi na yung Malacañang ay infiltrated ng mga komunista. Sus Mariosep, ano po ba yan? Huwag lang yung kitang-kita nga natin eh. Kitang-kita natin dyan sa Kongreso. Imagine, yung Malacañang, executive, legislative, nandyan yung tatlo na yan. Even sa judiciary. May mga judges sila. Yes, all sectors. All sectors, halos. So, simbahan. So ano ho yan? And of course, ang simbahan, ano? Yun pong pagpapabaya namin, kasama na ako dyan, ano? Ako po hindi nagpupunta rito para tirahin yung iba, kundi para mag-self-criticism din, ano? Sapagkat kung halimbawa, kung ang katulad ko, nung ako'y magising at nung makumpirma ko na yung pagbok Miranda na parati kong binabanggit, yes, ay ginawa namin sa CPP. Hindi ko binibintang mag-isa to kay Joma, no?
bilang si Joma, bilang chairman ng CPP noon, bilang nag-utos nito. Pero ako'y aktibong kasapi ng CPP noon nangyari yon. Hindi ako direct participant. Hindi ako kasama. Pero kilala ko yung nautusan mag-itsiya si Danny Cordero. So I was, so parati kong sinasabi, I was a party to the crime. At ako'y nagsisisi. Kung gaya, ako'y kasama ng pamahalaan, ng sambayan, para baguhin na to, para ilanta dito. Mr. Romaldez, yan po mga kinakausap nyo, yan ang mga nagpabo ng Plaza Miranda. Kasama namin nung araw yung mga yan. Because they still continue yes sa loob ng Communist Party of the Philippines at walang pagsisisi at walang pagiging ng kapatawaran. Opo. Yes. Nagtatakip pa rin ang mga taong ito like sila Teddy Casino, sina Carol Araulio na yan, ang grupo nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas, they continue to become active operatives of the Communist Party of the Philippines, of the NPA, NDF, and they continue to cover up for this. Kaya sabi mo, ang pananagutan ng utang na dugo sa pagpabomba sa Plaza Miranda ay nagpapatuloy na dumadaloy sa kanilang mga kamay. Correct, correct. Ako'y nalulungkot to, sapagkat kanina nung pinanonood ko yung video na ipinalabas ninyo, nakikita ko rin si Saturo Campo, no? Ay nako, Kasatur. I know, sana nanonood ka. Kasatur, si Kasatur, matanda sa akin yan. Malaki tanda sa akin yan. Mga halos kaidaran nila Joma yan, ano? 80. Pagka, kung hindi mo kayang magsalita na katulad ng ginagawa ko, maaaring ang hindi, sapagkat either kahiyaan na yan o wala ka ng ibang gagawin sa iyong pagtanda, manahimik ka na lang. No? Manahimik ka na lang. At sapagkat huwag mo nang ipamana sa mga apo mo. No? Yang mga krimen na nagawa natin nung araw. Yun, klaro. Yes. Krimen yan. Yang Plaza Miranda, yang mga namatay. Ha? At yung iba dyan, hanggang ngayon may sakit pa. Yung damage na nagawa ng Plaza Miranda. Bakit tayo natin aminin yun? Ha? Natatakot kayo? Natatakot kayo? Na awayin kayo ng sambayanan? Ako hindi. Kahit sino, maglakad ako sa kalya na i-confront ako na Karamon, Peter Muto, mga mamamatay, itao pala kayo ng araw. Opo. Pasensya na kayo, patawarin nyo kami. Ganun lamang kasimple yan. Karamon, break muna. Kinukumusta ka, hi daw to you, and nakikinig sila ngayon ang sa isang lugar, sila Secretary Jonice Peron. At napakaganda ng talakayan na ito for you to remind our political leaders currently na mahirap maglaro ng apoy sa mga operatiba ng komunista sapagkat lalamunin kanila at hindi kabutihan ang idudulot sa bayan kundi kapahamakan. The way you are exposing how political leaders of government before naglaro din ng apoy sa Communist Party of the Philippines, sa NPA, at ginawa nila ang mga krimen sa paglalaro ng politika na apoy ay ang Plaza Miranda at ang mga MB Karagatan na nagresulta ng malaking dagok sa kapahamakan ng mamamayang Pilipino. Tama ba ang pagtingin na yan, Karamon? Opo, eksakto. Ano ba ang layunin ng pag-iitya ng Granada sa Plaza Miranda noong August 21, 1971? Bago pa dumating, 6 months before the bombing of Plaza Miranda, noong February 6, ha? Take note, February 6, 1971, or 6 months before August 21, ibinaba na ni Joma. Inutos niya na, sinabi niya doon sa 6 na Politburo member na pasasabugin natin ang Plaza Miranda. Sila lang tumutol. Ha? Si Ibarra Tumianosa. Sabi niya, Piryo. Piryo ang alias ni Joma. Baka malaman ng masaya, matatalo. Hindi, sabi niya. Kapag inityahan natin ng Granada ang Plaza Miranda, mamamatay sa Liberal Party. Nangyari nga. Magbibintangan nila si Marcos. Yes. Magpapatayan ang mga nagaharing uri. So the Liberal Party and the Nationalista Party will have each other's necks. Yes. At yung mga kabataan na sumasama sa atin sa rally, kasi ang pagpag i-qualify mo yung mga sumasama sa rally, kahit ngayon ano, kung halimbawa nakapagmasa 10,000, hindi naman komunista lahat dyan. Kaya napakaganda ng attitude ng PNP. Believe ako sa inyo, na kahit na inaaway kayo, ginaganyan kayo, binabastos kayo, cool kayo, you retain it. Meron pang bagay. Believe ako sa inyo. No? Believe ako sa inyo.
Kung merong 10, eh wala, hindi naman sila nakakapag-master ng 10,000 ngayon. Wala na. Pinakamarami na kung nakaka 2,000 sila, 3,000 ano ah. Hindi po mga komunista yan. Mm-hmm. Ang majority dyan ay nadadala ng sol-sol, nadadala ng ingay, no ha? O baka yung iba naabutan ng 500 pesos, pwede. Pumasahe, no? Hindi po. Yan ay maliwanag, napakaliwanag ang pagsasalita ni Joma sa amin nung araw na kapag pumutok ang Plaza Miranda, magpapakaya ng mga nagahari mo. Bakit magtuturoan yan? Ituturo ng Liberal Party si Marcos bilang head ng Nationalista Party. At yung mga kabataan na nanonood, no? Yung mga tinatawag, ang tawag niya mga moderate forces, no? Sa pagkatong araw, nung lumalakas na yung kabataang makabayan, eh, nainggit itong simbahan, ano? Nainggit yung mga pari sa Ateneo. So, nagtayo sila ng lakas diwa, no? Yung moderate groups. Nagtayo sila ng, nag-recruit sila ng sarili na aktivista. At isa sa naakit nito si ay si Ed Job. Si Ed Job, Edgar Hobson. Si Edgar Hobson ay dating taga-Ateneo na na-aktivista. Napakagaling niya, napakatalino, mabuting tao. Pero nakumbinsi siya. Mm-hmm. Isa yan sa naniwala na ang Plaza Miranda ay ginawa ni Marcos. Sayang yung kabataan na yan nung araw. Sayang yung talino na yan. Namatay yan sa Davao. No? 1982. Ganyan po ang dahilan yan. So, Speaker Romualdez, tatandaan ninyo ha, babantayan nyo to, nakakatakot yan. Mm-hmm. Yung mga tatlong unggoy na yan sa Kongreso, kasama yung mga iba pang namumuno sa partido, nag-iisip sila ngayon. Kung paano ay nako, sigurado to, nakakriminal yan. Nag-iisip sila ng senaryo na magkakaroon ng epekto na katulad ng nangyari noong August 21. Yun na nga yung tatanong. At ibibintang nila kay... sa anak niya ngayon. Ibibintang nila kay Marcos Jr. Kay Vice President Sardo Tero. Pwede rin ibibintang kay Sara at kay Sigong. Exactly. Very basic po yan. Para walang pagbabago yan. Mm-hmm. Walang pa. Template ng CPP yan. Mm-hmm. No? Template yan. Pag-aaway-awayin. Katulad yan. Nakita na nangyayari ngayon. Napanood ko nung isang gabi si Mayor Digong, si Presidente Duterte. Galit na galit. Siyempre, anak niya. Minababuin niyo anak niya. Hmm. Kahit sino-sinong tatay ako, may anak akong babae, ayun ako, punyeta kayo. Hmm. Kahit na nasa Malacanang kayo, kahit na nasaan kayo, huwag niyong aawayin yung anak ko. Hmm. Ha? Simple lang yan eh. So ang nangyayari dyan, kaya tayo nagkakagulo ngayon dahil lamang dyan sa tatlo na yan. Na nag-instigate. Tatlo lang yan. Ito ba, sumakay pa ngayon si Congressman Atras. No? I-hold mo muna siya. Congressman Atras. Sumakay si Congressman Atras. Kilala niyo na, ha? Kilala niyo na kung sino si Congressman Atras, ha? Kilala niyo na. Ang dami pa kasing sumakay. Hoy, Congressman Atras, bakit kasi sumakay ka pa? Bakit ka pa nakikisawsaw, Maria Jose? Iniwan nila si Franz. Ha, iniwan nila si Franz, si Congressman Atras. Ang namuno, mga kaibigan. Ay, nako. Blood is thicker than water. Siyempre, oo. Atras Abante, oo, no? Tama-tama yung apelido niya, no? Atras Abante, no? Ay, nako. Oo, eh. Bakit kasi sumawsaw pa, eh? Okay na sana siya, sumawsaw pa. Ano kaya ang ano niya, no? Bakit kaya siya sumawsaw? Laki siguro ng ano nito. Ang laki siguro nakuha niyang ano, pera diyan sa kamera kaya siya sumawsaw. Takot sa liquidation eh. Oo, andun kasi pera, no. Siyempre, pera eh. Alam mo naman pag pera, ha? Congressman Atras. May bago ka ng pangalan, ha, Congressman Atras. Ay nako, kakahiya naman talaga. Grabe, dahil lang po sa pera, guys. Tatalikuran lahat. Dahil sa pera, babaliktad. Babalimbing, no? Grabe. Atras Abante. Nakakatawa din 'to si Caramuno. Ang dami ng pangalan, no? Tatlong surot, tatlong itlog, tatlong bibe. Tatlong unggoy. Ang dami ng pangalan, mga kaibigan, grabe.
Ay, nako. Oo, malaki din kasi kita dyan sa camera eh. Sa totoo lang mga kaibigan, hindi lang po million. Hindi lang million guys ang kita sa camera. Billion. Kaya, sino ba namang, di ba? Eh, syempre, billion yan eh. Kailangan nila ng pera eh. Oh, mga greedy, no? Oh, syempre, kailangan nila ng pera, guys. Ano pang gagawin nila dyan? Eh, alam naman natin, pag sa Kongreso, umuulan po ng pera na walang resibo. Oh, no, dapat ipakita niya muna yung resibo niya, di ba, no? Bago siya magkukuda dyan, ilabas niya yung resibo niya. Oh, i-challenge natin siya ng resibo. Diba? Kuda siya ng kuda eh. Atras abante, atras abante, atras abante. Wala ka naman palang resibo. Ay, oo. Oh. Dalawa lang naman yan, no? Dalawa lang naman yan. Bakit nakikisawsaw? Either sa pera or pangalawa, walang liquidation. Takot sa liquidation. Diba? Yun ang ano ko dyan eh. Yun ang basa ko dyan. Kasi, marami naman talaga nagulat guys, kahit kasi attorney Harry Roque nagulat din eh. 'Di ba? Marami pong nagulat bakit po biglang bumaliktad, no? Eh alam naman natin na identified naman si Abante guys, 'di ba? Na supporter din 'yan sa mga Duterte. Nakikipaglaban din 'yan sa mga Duterte, 'di ba? Identified siya, 'di ba, itong si Abante. Kahit ngayon sa panahon ni Duterte, 'di ba? Yung sa ABS-CBN. Alam ko kasama siya doon eh sa ABS-CBN na nakikipaglaban eh. Kaya po na shutdown ng ABS-CBN. Papansin, ino. Ay, ang dami talagang papansin ngayon, no. Open the book, tambalos-los with resibo. Oo. Ang simple na naman ang hinihingi ng mga tao, resibo. Ang dami pa nilang saksak. Oo, tama ka diyan, no. Tama ka. Karamon. Yes, galing talaga ni Karamon. No? Para siyang si Ka Eric, eh, no? Para silang dalawa, eh, no? Puro mga magagaling guys, no? Gustong-gusto ko itong dalawa, si Ka Eric at si Karamon. Talagang, ano, eh, pag nagsalita, guys, walang preno. nabusalan ng pera. Oo, pastor po. Ang alam ko, pastor po siya, guys. Si Atras. Atras na tuloy. Baka tinakot, baka hawak na ang pamilya na kaya bumaliktad. Grabe naman to si Asher Ryan. Hawak ko na pamilya mo. Ha? Alam mo nang gagawin mo. Oh, hindi naman nila pera yan, Sus Mari Joseph. Di ba? Sabi ni Susan, oh, di nyo pera yan. Pag naupo ang mga Duterte, Teresa Talim. Hello Heidi Alfaro, ayan. Oy, 473 na oh, dagdagan niyo naman mga kaibigan. Pakidagdag naman guys, pakituslok-tuslok naman diyan mga kaibigan. Dagdagan naman natin. Ha, makikisuyo po kami, pakidagdag po mga kaibigan. Maraming salamat. Ayan. Wala libre po 'yan guys, promise. Libre po ang magtuslok. Libre po mag-subscribe, libre din mag-share ng videos. Libre lahat yan. Hello, Melba Sutcliffe. Ayan. Si Tambi, parang kahapon pinanganak kasama yung mga alagad niya dyan sa camera. Pero sa totoo lang mga kaibigan, nahulaan ko na yan eh. Hindi ko lang sinabi, pero naramdaman ko na yan eh. Na ipupush talaga nila ang ICC. Nahulaan ko na, pero ang hindi ko lang nahulaan, guys, kay Kong Abante. Kasi nakita ko 'yun sa balita eh. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo kanina, no, kaninang ano, nung nag-live tayo kanina, 'di ba? Nakita ko sa balita na itong si Castro, guys, siya talaga ang author diyan eh. Sa Resolution 1477. Siya talaga ang main ano diyan eh, main author diyan. Hindi ako nakakamali, no. So, akala po ng mga expert na mga political analyst, no, na ang magpupursige po niyan, guys, walang iba kundi si Castro, no, or si Franz. Kasi nga siya ang pinaka-author eh.
At siya yung parang nakikipag ano diyan eh. Atat na papasukin ng ICC, di ba? Pero ngayon guys, kanina lang di ba, kanina lang po nagulat ang lahat. Anong ginagawa ni Kong Abante? Bakit siya ngayon ang nakikipag ano? Ang nakikiusap sa pangulo na madaliin, no? Madaliin ang pagpirma or pag-approve para po ang ICC makapasok sa Pilipinas. Nagulat talaga guys, nagulat lahat. Kasi expected na yan guys eh. Expected na si Castro ang manguna dyan eh. So feeling ko mga kaibigan, malamang itsapwera si Castro, no? Feeling ko lang. Yun lang ang tingin ko dyan. Di ba? Marami salamat na si Rubies. Ayan, nag-like na foodie. Ay, marami salamat. Tridor si Abante. Tridor, no? Grabe, no? Di ko makakalain, tridor pala siya. Pera-pera lang sila, oo, no? Pera-pera lang. Los Biminda, Santa Ana, hello. Nag-like na foodie. Marami salamat na si Rubies, ha? Losita Itum, hello all. Ayan, si Judy Dubai. Maganda po yan ang programa ni VP Sara kasi ngayon sa panahon ibang mga bata hindi marunong magbasa masyado dahil sa hawak ng cellphone. Instead na libro. Yes, I agree. Judy Dubai. Aladdin Minoria. Good evening. Good evening Foodinet. Giba niya ang tiwala ng taong bayan. Yes. Wala na tiwala sa kanya. Uzi Zero, mga unggo. Hello Lucita Itong. Oy, 5:32 na oh. Dagdagan niyo pa guys oh. Susan Abeles, hello, Uzi Zero. Ayan, late naman ako. Lucita Itum, okay lang po yan. Better late than never. Hello, Aladdin Minoria. Ayan, Lucita Itum. Pindot Dan, Jan Spea, pag bumalik si Tatay Dix, tumbling na puds. Nas Abante sa Duterte Balingbing. Malamang, babalik na naman niya mga yan. Hello, Judy Dubai. Ayan, Boss Bell, Trader C is a very gentle description. Judas is more appropriate. Judas, Hestas! Vete Galban, 5:36 na po. Ayan, maraming parami na ng parami. Rosario Pepito, good evening Sir Foodie. Bantag for Senator. Ayan, 5:41. Hello, Rosario Pepito. 5:47 na, ang bilis. Asher Ryan, Dan Like, Tessita Lim. Ano kaya ang nasa loob ni Tatay Dix? Kawawa naman. Tessie Rubies, takot sa audit iyan. Ayan, hello po, always here from Lipa, Batangas. Ayan, Marites de Torres. Ayan, out France, atras Babante. Oo, out si France eh, wala na. Out na sa picture si France. Siguro na napikon siguro sila kay France, no? Kaya hindi na nila sinama. Pero bakit kaya itutuloy pa nila yung ICC, no? Angel Flores, Rider si Abante, Balimbing. Ayan, hello Martis Dep Torres. Ayan. Hello Angel Flores. Ay, malalaman naman natin 'yan, guys, the following days, no? After several days, malalaman natin yan kung talagang ma-approve ba yung resolution na yan. Kasi may nabadali eh. Dino mo, sa susunod na linggo, aprobado na ang resolution 1477. Ganon kabilis mga kaibigan. Ganon sila kabilis pag nag-isip ng sarili nilang batas para sa mga sarili nila. Pero pag batas po para sa mga tao, hindi po nila nagagawa yan ng ganong kabilis, guys. Pag-iisipan pa nila yan. Pero pag batas po para sa sarili nilang ano, protection, singbilis po ng alas 4. Ganon po sila katindi. Oo, hindi sila magwawagi. Oo, ako naniniwala ako dyan. Dancer Foodinet, good evening. Elena Martinez, maraming salamat. Takot na takot ang mga kurakot. Yes, si Lito Manopol. Oo, no? Takot na takot ang mga kurakot kasi kaya takot na takot. Hello, Marites de Torres. Sabi po ni Susan Avalis. Hello, Angel Flores. Ayan. Ayan. Elena S. Martinez. Maraming salamat, ha. Si Shempai, before you go, please like po tayo. Maraming salamat sa mga nag-likes. Renante Flores, Duterte tayo from Cebu City. Oy, mga taga Cebu, kumusta na kayo dyan? Hindi sila magwawagi, sabi po na Marik Barisiano. Elite Warriors, sinabi na noon ni BBM na wala na ICC ng Pinas, maski may resolution.
Ayaw, kaya yan si Tatay Digong kung sakaling papasokin ng ICC kasi dating prosecutor at abogado si Tatay Digong. Yes, ayaw, I agree. Sniper, hello Sniper! May alam siya na sa Filinet, naka-like na po. May alam siya from Nanette and Ma'am Susan Aviles, Nilbert Badiles, siya siyampay. Ayan, si Sniper, kumusta ka na Sniper? Ayan. Beto Galvan, 565 na. Ayan, Susan Aviles, papanigan ng Diyos ang mga Duterte. Yes, of course. There's Italim, sasagot kaya si Tatay Diggs, people power na. Yes. Sniper Mahal, ayan, siya siyampay. Ma'am Sniper, yahoo! Susan Aviles. Kasi Rubias, hindi naman siguro pirmahan ni PBM yan. Opinion PHTV. Hello, Elena Martinez. Megalaw siya ng Sniper, Nilbert Badiles. Dapat po batasan na narin sila ng sambayanan. Ayan, Ma'am Susan Aviles. Ayan, Sniper. Lucita Itom. Hello, Miss Susan Aviles. Ayan, Jan Spea. Face. France out, Abanti in. Hello, Opinion PHTV. Ayan. Jifong, humaba ang nang humaba, liquidation ang naman ang hinihingi. Kaya nga, eh, no? Tama po, no? Liquidation ang hinihingi, pero humaba ng humaba, no? Palabo ng palabo. Ma'am Sniper, dyan sa gandang gabi, Ma'am Cesar Rubies. Beto Galvan, praying for the Duterte Sniper, Ma'am Cesar Rubies. Ayan, Susan Aviles, God bless us all. Ma'am Lucita ito. Opinion PHTV, hello po, Ma'am Susan Aviles. Mega love, shoutout po. Ayan, Maribel Garciano, hello, Miss Sniper. Tessie Rubias, Opinion PHTV, gandang gabi ma'am. Si Siyempay, pag pinirmahan ni BBM ang resolution, magkapasok sa ICC, kisura ng Hawaii na siya. Malamang, Hawaii siya. Hello, G. Fong. Ayan, Susan Aviles, Imelda Aquino. Pag natapos na din ang term ni BBM, magtago na sila lahat. Watching live from Japan. Ayan, Beto Galvan. 573 na, konti na lang guys. I-push nyo pa, i-push nyo pa. Ma'am Beto Galvan, Sniper. Ayan, oh, Opinion PHTV, Ma'am Tessie Rubias, make a love shoutout po. Ayan, Susan Aviles, we love the Dutertes. Yes, we love the Dutertes. Ha? Huwag niyo kalimutan, hashtag Bantag po, 2025. Hashtag BP Sara 2028. Hashtag Digong. Hashtag Polong. Lahat nyo, ilagay nyo na guys. Lahat ng mga gusto nyo. Good PM, Sir Pudi. Robert Labra. Good PM din sa iyo dyan. Uy, 576. Ang bilis, oh. Oo, gusto nilang guluhin. Oo, tsaka ilihis ang issue. Tama po yan, ayo, I agree. Yan talaga gusto nila guys, ilihis tayo at mabago yung issue. Mawala tayo dun sa pinaka main issue. Opinion PHTV, Ma'am Sniper, mega love shoutout po. Ayan. Hello Robert Labra, G-Fong more power po, watching from West Covina, California. Ay mga taga California, kumusta na kayo dyan? Ha? Mega love shoutout sa inyo dyan sa mga taga-California. Ayan po, Little Manapo, Judgment Day is coming. O, si Sniper, nagpa-kape. Ayan po, oh, Sniper, oh, kape, oh, maraming salamat. Domo arigato gozaimasu, mas Sniper. Ito po ang kape, oh, naka-ready na. Oh, ayan, oh. Marites, Sonsona, maraming salamat. Ayan. 579 na, mga kaibigan. Oh. Bye-bye me. Sniper, hello, Elite Warriors. Straight PDP laban, diretso sa balot. Efraim Gijelde, Gijelde, hirap naman. Opinion PHTV, DDS Forever, Ruben Kayton, ayan. Yahoo! Ma'am Sniper, Melba Satlip, ipakita lang ICC na nung kulang ngayon, sobrang mahal nang bilihin. Matay na magbabala ng mga innocenting tao ng mga nagsalita ng the truth. Ayan. Sniper, thanks. Sniper, thank you. Banderas, Bong, Sir Fudi, Abante, President. Totoo siya, Diyos, nasaan ang liquidation niya. Ipabukas ang books niya. Oo, kung talagang pastor siya, buksan niya liquidation niya. December 4, wag po natin kalimutan, Fernando Sereno. Ayan, Beto Galvan. Hello, Ma'am Sniper. Ayan, Opinion PHTV, Duterte supporter here. So, sinabi sa hello, Ruben Kayton. May inilihis sila. Elite Warriors, yes, nililihis talaga nila. Elena S. Martinez, always watching your upload videos. Sir Fudi, Net, may your Christmas be merry and bright and family. God bless. Maraming salamat, Elena S. Martinez. Sniper, support Bantag Senator, yes! Support po namin yan forever. Hello, Fernando Sereno. Ayan, Sniper. 582 na! Naku, ang bilis ah. Konti na lang ah. 602 ah. Duterte Bantag, ayan. Beto Galvan, Ma'am Sniper, God bless you po always. Raul Oliveros, hello, good evening. Teresa Talim. Hashtag Tatay Digong, Kong Pulong, Bantag Tevez, Magalong Attorney Roque, Attorney Panelo. Ayan. Sniper! Ayan, pasalamat si Ayo.
Hello, Raul Oliveros. Oo, panako. Ang dami na, oh. 5586 na mga kaibigan, oh. Tina D. Jimeno. Hello po din at always watching from from New York City. Ayan, si Tina D. Jimeno. Kumusta ka na dyan, Tina D.? May kalasyadot po sa ating mga kabayan dyan sa New York, no? Malamig ngayon sa New York, di ba, Tina? Alam ko malamig na ngayon, eh. Pag mga December, no? Elizabeth Bailey, hello, good afternoon. Foodinet, watch from Scotland. Ayan, Robert Badiles, Dilbert. Sabi po ni Sniper, oh. God bless us all, Sniper. Ayan, support, Opinion PH TV, Duterte Bantag. Yes, support namin yan. Dilbert Badiles, hashtag Bantag. Elizabeth Bailey, support Jero Bantag for Senator. Naka-stress ang gobyerno ngayon, foodie, oo, no? Delia Velasco, nakaka-stress talaga. Grabe. Baliktaran ngayon, baliktaran. Hello, Tina Jimeno. Hashtag Pulong for Senator, Beta Galban. Elite Warriors, ayan, sabi po ni Sniper, oh. Nag-examo, good evening, sir, foodie. Done like, subscribe, shared na po. Warning yung siniwalit ni Kang Ramon kay Tambalaslos. Makinig kaya siya? Sobrang ambisyoso, gamitin niyo pa niya ang tatlong makaliwa. Deadma. Book of Account Audit. Yes. 596 na. Nako, apat na lang. Idagdag nyo na. Idagdag nyo na. Lumabas na kayo dyan. Elizabeth Bailey, support Sarah Duterte for President. Ayan. Tina D. Jimeno. Jimeno, okay lang po di. Malamig na. Oh. Sabi, malamig na sa New York. Eh. Malamig na talaga ngayon. Kasi, siyempre, palap. Winter na eh. Duterte at Bantag tayo from Cebu City. Yes, Renante Flores. Siyempre, Duterte tayo. Hello, Nev Zemog. Melba Satcliffe. Hashtag Bantag Teves Congress. Beto Galban. Hashtag Bantag. Hashtag Teves for Senator. Yahoo! 600 na mga kaibigan. Ang galing talaga ni Susan, no? Tina D. Jimeno. Thanksgiving. Oo, no? Thanksgiving pala. Oo. Thanksgiving pala. Tapos, ano din? Holiday din sa Japan, di ba? Bukas. Holiday din. Oo. Alam ko, holiday sa Japan eh. Happy Thanksgiving! Sa ating mga kapatid dyan sa Amerika. Oh, Thanksgiving pala. Nakalimutan ko na. Turkey Day pala ngayon. Turkey Day. No? May turkey kayo? Tina, nagta-turkey kayo pag ano, Thanksgiving? Oo nga, no? Thanksgiving yung mga kala, no? Support DJ Bantag for ayan, Bojack Motovlog. 6:05 na, ang bilis. Oh. Hello, Bojack Motovlog. Ayan. Opinion PH TV. Bailey support Tebes for Senator. Angel Time Traveler, good evening Foodinet and everyone. Good evening sa iyo dyan, Angel Time Traveler. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan. May oras pa tayo. Pwede pa tayo mag-comment. Pwede pa tayo mag-shout out. Pwede pa kayo magtanong. Ayan, para tuloy-tuloy tayo guys. Okay? Thank you sa update, Sir Foodinet. God bless you po. Maraming salamat, Beta Galban. Ayan. Mega love shoutout, Angel Time Traveler. Sabi po ni Susan Aviles. Oy, nagpa membership gifted po si ano si Bojack Motovlog, mga kaibigan. No? Antonio Portera was gifted a membership by Bojack Motovlog. Maraming salamat po, Bojack Motovlog. Ayan. Ang galing naman. Maraming salamat, ha. Ayan po. Oh, 610 na, Angel Time Traveler, sabi po ni Sniper. Yahoo! Bojack! Ayan. Jomar Manlapas, hindi ka nagdideklara ng income tax return mo. Ayan, oh, hindi daw tunay na income tax return mo. Yes, hindi daw sila nagdideklara. Dapat magdeklara sila. Tama yan, Jomar Manlapas. Ayan. Hello, Antonio Portera. Ayan, Susan Aviles. Nev Zemok, hello po, Ma'am Susan Aviles. Thanks and God bless po. Angel Time Traveler, Sniper, mega love shoutout. Beto Galban, tomorrow is Thanksgiving Day. It's Turkey Day. Ayan, Turkey Day na pala. Ang sarap. Sarap talaga ng turkey, no? Gusto ko yung turkey sandwich, eh. Hello, Joe Manlapas. Ayan. Tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan. Ayan, Bojack TV Motovlog. Ayan po. God bless us all, Neb Zemel. Ayan, Susan Aviles, mega love shoutout. Sabi po ni Angel Time Traveler. Ayan. Mag-ingat-ingat lang po tayo mga kaibigan dahil parami po ng parami ang mga kalaban. No? Parami ng parami. Dahil gusto talaga nilang sirain ang mga Duterte guys. Yan talaga ang target nila ngayon. Minabadali na po nila ang ICC. So, medyo nakakaano na talaga. No?
well, hindi naman tayo titigil dito eh, no? Eh, sige, papasukin nila ang ICC, tingnan natin. Yan naman ang gusto nila eh, di ba? Masira ang mga Duterte. Bumaba po ang kredibilidad. Yan ang gusto nila. Yan, susunod abala, 622. Ayan. Virgilio Locareza, ayan, good job, Caramon. Dapat hindi na ito mananalo ng CPP-NP at ang mga tambaluslos dahil kay Duterte. Bantag po ang nanalo sa Senado. Senado at CBP Sada sa President. Ayan. Raymark Pancho, good evening, Idol Foodie. Net, hindi pa rin magbabago si Tambaluslos, bastos. Hindi na siguro magbabago yan. No? Sa tingin nyo guys, magbabago pa ba si Tambaluslos? Mukhang hindi na magbabago yan. Matanda na eh, no? Makupad na yan. Praying hard for the Duterte's for righteousness. Yes, ipagdasal po natin ng mga Duterte guys, lalo na po si Tatay Digong ha, na sana pambigyan pa siya ng mas maraming ano, no? Health. Ano pa, no? Mas umano pa yung health niya. Mas lumakas pa siya, no? Ipag-pray po natin yan, guys. Jeneline De La Serna, hello Sir Foodie. Net, shout out po from po sa mga anak ko sa Mandawi City, Cebu. Kay Picot at Dennis. Ay, hello kay Picot, tsaka kay Dennis. Ayan. Ayan. O, kumusta na kayo dyan? O, sa taga Mandawi City, taga Cebu. O, mga De La Serna, taga Cebu yan. Mayroon kaming kapitbahay niyan eh. Mga taga mga De La Serna. Meron nga akong kaibigan niyan ni De La Serna sa Cebu. Ewan ko kung related ba to ni Jeneline De La Serna. Ako din yan si Voljack Sir. Ah, sniper! Ikaw din pala yan. Iisa lang pala. Ah, okay. Wakaramashta. Ayan. Hello, Raymark Pancho. Hello, Jeneline De La Serna. Hello, Virgilio Locareza. Jazz G. Lahat ng Duterte tested na yan. Walang corrupt. Ayan. Sniper. Hello, Jazz G. Meron kaming kapitbahay na dati na mga De La Serna. Mga mayayaman yan sa Cebu, mga De La Serna. Sa Basak, no? Basak. Hello, Jazz G. Raymark Pancho. Hi, Susan. Ayan po. Nilbert Badiles. Uy, gabi, ang bilis o, 6:33 ng mga kaibigan. Nako, ipupush pa yan. Nako, ipupush pa yan. Kumusta pala sa ating mga, kababayan sa abroad, no? Hindi po tayo nakabati kanina kasi nga, nagmamadali tayo mga kaibigan. Eh. Sir, po di suot, shout out sa Inayawan, Pardo Cebu. Ah, taga Inayawan din ka rin, Ante Flores. Ay, malapit lang tayo. Ako, basak ako eh. Ayan. Shout out sa mga taga Inayawan, Pardo City. Mga taga Pardo, oh. Pardo din kami rin, Ante Flores. Meron din kaming ano dyan, may lupa kami dyan sa Pardo. Andyan yung mga pinsang ko. Evelyn Salazar, ayan, $4.99. Maraming salamat. Nagpa-copy po mga kaibigan si Evelyn Salazar. Ayan po. $4.99. Ayan po, Evelyn. Oh, ayan, oh. Kape, oh, kape. Ang dami nating kape ngayong gabi. Ayan. Sniper, mega love shoutout. Elite Warriors, Sniper, Nilbert Badiles. Watching from UAE, si Lotche Esquivel. Ayan, oh. Esquivel. Ayan. Yahoo, ma'am, Evelyn Salazar. Maraming salamat. Evelyn Salazar, thank you. Yeah, hey. Amerika to, sa Amerika si Evelyn Salazar. Hello, Luchi Esquivel. Esquivel, ayan. O, magkape muna tayo guys, o, kasi ang dami natin kape ngayong gabi. Kasi mahaba-haba yung mga issue natin eh, kaya kailangan magkape, no? Para hindi tayo antokin. Pero sa mga issue natin guys, hindi tayo antokin, no? Talagang gising na gising tayo. Andyan ba naman si Atras Abante? Biglang bumaliktad eh. Ayan, and I support Duterte brand and Foodie Net channel. Ay, maraming salamat Susan Abeles ha. Si Susan Abeles po, nag-order na po siya ng merch. Maraming salamat Susan ha. Maraming salamat. Ayan. Luchi Esquivel, ayan, thank you Sir Foodie, always watching you sa vlog mo. Ay, maraming salamat Luchi ha. Esquivel. Esquivel. Ang galing na apelyedo, no? Esquivel. Ayan. Tama ba yung pag-pronounce ko, ano? Sir Foodie, may nagpalipad. Ayun, may nagpalipad nga, si Bojack Motovlog.
sa kanyang 500 yen, si ano yan, si sniper yan. Maraming salamat, sniper, ha. Maraming salamat po. Ayan. O, pakapi na naman, guys. 500 yen. Ayan, o. Ang dami natin kape. Luchi Esquivel, yes, here, DDS forever. Yes, DDS po tayo, Luchi, no? Vertical Band, Evelyn Salazar, God bless us always. Ayan, mulat na tayo sa lahat, mulat tayo lahat sa mga issue ng mga bumaliktad. Yes, Yahoo Man, Bojack Moto Vlog. Ayan, thank you, Luchi Esquivel. Lito Dumandantan, Sniper, I'm watching from Saudi Arabia. Teresita Talim, ako Sir Foodie, nawalan yung antok ko sa stress ako. Sa sobrang stress na wala yung antok. Tama yan, no? Oh, nakaka-stress eh. Thank you, Ma'am Luchi, for subscribing. Ayan, Luchi Esquivel. Apo, opo, tama po ang pag-pronounce po, sir. Ay, maraming salamat, ha, Luchi. NR Cruz, good evening, Foodinet. Huwag nang bigyang pansin ang tamba na yan. I'm Erlinda Rojo ng Bulacan. Ay, mga taga-Bulacan, kumusta na kayo dyan, NR Cruz? Mega love shoutout sa ating mga kababayan dyan sa Bulacan. Hello, Julio Dumandan. Ayan, support Digibantag for senators. Yes, sniper. Support natin yan, no? Forever. Shashampay, Evelyn Salazar, thanks ulit sa kusang loob. May the blessing of the Almighty be upon you and your family. Ayan. Maraming salamat. Never but this sniper once again. Ayan. Hello, Ann Cruz. Bojack Motovlog, God bless you. Sabi po ni Vertical Band. So, sinabi na 6.42 na, guys. Naku, ang bilis po ng tumubo. Sa mga hindi pa po nagtuslok, ha, yung mga bagong dating, baka bede po tayo magtuslok. Tuslok! Tuslokin nyo na! Bojack Moto Vlog, support Digibantag for Senator. Yes, support po tayo, guys, no? O, yan. Vertical Band, PHP. Ayan. Bojack Moto Vlog. Bukas po nood kami ni Javi ng horse race. Ah, wow, galing naman. May karera pala. Oh no, mahilig talaga sa karera ang mga ano eh. Oo. Tataya kayo, ayo. Siyempre, tataya kayo niyan, di ba? Malamang. May karera dito sa Pilipinas eh. Pero hindi pa ako nakapanood ng actual talaga na karera. Sige, wala na, tutol na. Ito na tutol.